Magandang araw sa inyo mga bata at mga kaguro ko. Narito po tayo ngayon sa ating channel, Teacher Leon TV Channel. Kumusta na po kayo? Magbalik-aral tayo sa pag-multiply ng mga bilang mga bata. Handa na ba kayo? Una, 73 times 5. Ano kaya ang sagot? 225 o 365? Ang sagot? Number 2, 87 times 6. Ano kaya ang sagot? 522 o 622? Ang sagot ay 522. Pangatlo, 74 times 4. Ano kaya ang sagot? 286 o 296? Ang sagot, 296. Number 4, 47 times 3. Ang pagpipilian, 151 o 150? Walang sagot. Dahil ang sagot ay 141. 38 times 3. Ano kaya ang sagot? 104 o 141? Ang sagot ay 1-4-10. Tayo nang magsimula sa ating aralin. Paano ang pagtansya ng isang product o sa multiplication? Halimbawa, 331 times 29. Ang una natin muna natin gagawin ay i-round off yung bilang sa pinamalapit na place value. Ang pinamalapit na place value ng 331 ay hundreds ang number 3. Kaya siya ay naging tatandaan kapag 5, 6, 7, 8, 9. Ang katabi ng round of numbers na ito, siya ay nadagdagan ng isa. Pero kapag ang katabi naman ay mula sa 0, 1, 2, 3, 4, wala siyang pagbabago, hindi siya nagdagdagan ng isa. Ang katabi ng 3 dito ay 3 kasi ay hindi madagdagan ng isa. At ang katabing number nito ay magiging 0 kaya ang sagot ay 300. Sumunod at i-round off ang 29. Anong katabi ng 2? 9. Siya ay magdagdagan ng isa. Kaya ang 2 magdagdagan ng isa ay magiging 3. At ang katabi ay 0. Kaya magiging 30.
Para mapadali ang sagot, bibilangin natin kung ilan ang 0. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then, 3 times 3 is 9. The estimated of products ng 331 times 29 ay 9,000. Number 2, 241 kapag ni-round off ay 200. Number 46 kapag ni-round off ay 50. Di ang sagot niya ay ilang zero meron? 3. 1, 2, 3. Then 5 times 2 is 10. Di ang sagot ay 10,000. Number 3, 284 times 21. Round off natin ang 284. Ang katabihin ng 2 ay 8 kasi ay madadagdagan ng 1. Ang 2 magiging 3. Ang katabi niya ay magiging 0. Kaya ang 284 pag di-round off ay 300. Samantala ang 21, katabi niya ay 1. Plus yung pag babago, just remain 2. At 1 become 0. Ilang 0 meron? 3. Then 2 times 3 is 6. Kaya ang estimated product ng 284 times 21 is 6,000. Sa pa, 145 times 35. Ang katabi ng 1 ay 4. Di siyang magbabago. Kaya siya ay 100 kapag in-estimate. At ang 35 kapag in-round off magiging 40. Bibilangin natin siya ang 0. Ilang 0 ito meron? 3. 1, 2, 3. Then 4 times 1 is 4. Kaya ang 145 times 35, ang estimated product niya ay 4,000. 782 times 12. Round off muna natin ang 782. Kaya siya ay magiging 800. At ang 12 magiging 10. Ilang 0? 3. 1, 2, 3. Then 1 times 8 is 8. Kaya ang 782 times 12, estimated product niya ay 8,000. Your turn, mga bata. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto o 5 segundo. Handa na ba kayo? Kuhang malinis na lapis, malinis na papel at isang lapis para sa tamang sagot. Number 1, 83 times 9. Ano kaya estimated product ng 83 times 9? Number 2, 67 times 41. Ano kaya estimated product ng 67 at 41? Number 3, 165 times 37. Ano kaya ang estimated product nito? Number 4, 122 times 56. Ano kaya kanyang estimated product? Number 5, 76 times 22. Ano kaya ang kanyang estimated product? Okay. Time is up mga bata. Tingnan natin kung tamang yung sagot sa number 1. Ang sagot niyo ba sa number 1 ay 800? Kung 800, tama kayo. Number 2, 2,800. Number 3, 3,000. Number 4, 6,000. And number 5, 4,000. Sino sa inyo ang nakatamang sagot? O nakatama lahat ang sagot? Taas ang kamay. Magaling. Kaya lagi tatandaan, pag-aral lang mabuti upang buhay mo ay bumuti. Sana may natutunan kayo ngayong aralin ang pagtansya ng product o multiplication. Teacher Leon TV Channel, nagpupugay. Maraming salamat po.